again to my channel, Rose Jam 11, ang ST ng Bayan. Good morning! Maupay na aga ha iyong atanan, mga timwaray. Today is Sunday. Happy Sunday, everyone. Ayan, maagang yaw-yawan ito. Nilalamig pa si ST ngayong panahon na to. Ang lamig, ang sarap matulog, no? Mahagkot, mahagkot. Sabi nga ng mga waray, marasa magkaturog man. Agi daw, di ba? Mga waray, hello sa inyong lahat. Sa aking mga viewers, followers, subscribers. So ito na naman ang super tindera in town. Magyayaw-yaw dahil ako ay pagising ko kanina umaga, may nabasa agad akong telenovela sa aking FB page, Rose Jam 11, nangihingi ng advice. Maraming tanong, di ba? Kailan lang daw niya ako napanood? Parang feeling niya, close na daw kami. Ayan, di ba? So ayan, sa aking mga viewers na nagre-request ng mga iba vlog, so wait, wait lang. Shout out ko si June Malara Manara, kasi may request din siya sa akin. Nasa South Korea ata siya, nang hingi ng tips paano daw mag-umpisa ng mini store. So naka-line up na po yan, sir, no? Wait, wait lang. Kasi isang kasi, pag hindi ko na naiba-vlog at nalipasan na, nakakalimutan ko na yung aking mga gustong sabihin. Tapos meron na naman darating, nanghingi ng advice, nanghingi ng sagot sa kanyang mga katanungan. So ito, iyayaw-yaw ko na ito. Fresh na fresh ito ngayon, pagbasa ko pa lang. So ayan, wag ko na daw siyang pangalanan. So isa siyang viewer sa akin, nakakapanood lang at na-inspired daw agad siya. Diba? Thank you sa mga na-inspired kay Esti. Yun naman talaga yung purpose ko sa aking pag-share ng aking sari-sari store, para may inspired ako ng mga inspiring sari-sari store owner, aspiring sari-sari store owner, 'di ba? 'Yun naman ang ating purpose. Hindi naman yung purpose natin para ipagmayabang, 'di ba? Kasi wala naman tayong may pagmamayabang. Dahil simple lang naman tayong tao, 'di ba? So ayun, marami nang yaw-yaw si Esti. 'Di pa nag-uumpisa. So ayan. So ito ang kanyang mga tanong. Marami siyang tanong sa akin, 'no? Ang haba-haba nga ng kanyang message. So ayan. So una-una, ang kanyang tanong ay, bakit sari-sari store ang napili mo, Madam Esti? Imaliit lang din naman ang kita, di ba nga? Papiso, papdos. O bakit nga ba sari-sari store yung aking napili? So ayun guys, no? So konting background tayo. Before, nagtrabaho na ako sa mga fast food chain, supermarket, hypermarket. Nakarating na nga rin ako ng ibang bansa doon. Naging food server ako doon sa Abu Dhabi. Shoutout sa mga taga Abu Dhabi. So ngayon nga, year 2010, nag-for good na kami dito sa Pilipinas. So syempre, utak negosyante talaga ako, no? Sa ibang bansa pa lang talagang dumidiskarte na ako doon. Nagpapaload, nagbebenta ng kung ano-ano, di ba? Pag nasa isip mo ang pagiging isang negosyante, yun talaga yung dala-dala mo kahit saan ka pa magpunta. So nag-for good kami dito sa aking tindahan, sa aming lugar, no? So ayan, so ayun, syempre, nag-uumpisa ka pa lang. Wala pang means para magkaroon ka ng tindahan. Syempre, ang una-una mo, iayusin mo na yung bahay mo, magkaroon ng pamilya, di ba? Yun mo na unahin. So, bakit nga ba sari-sari store? So, hindi pa ako nagkakaroon ng sari-sari store. Pumasok din ako sa pagiging isang networking. Ayan. Nag-abon, kung ano-ano pa, nag-alok-alok ng mga paninda. So, hindi ako nag-success doon. Bakit? Dahil labas ka ng labas, makikipagsapalaran ka, makipag-meet ka sa iba-ibang tao, mag-aalok ka ng kung ano-ano. So, nagkaroon ako ng chance magkaroon ng sari-sari store. Ito talaga, sinabi kong pangmatagalan na itong sari-sari store ko. Bakit? Unang-una, ang pag nagtayo ka ng sari-sari store, nasa bahay ka lang, kasama mo yung anak mo, magagawa mo yung iyong magawain, hindi ka makikipagsapalaran sa traffic sa labas. Diba? Dito ka sa bahay, kumikita ka, nakakapag-earn ka ng money, maalagaan mo pa yung iyong mga anak. Diba? At ang sari-sari store, hindi mo na kailangan mag-alok pa, mag-alok kung ano-anong i-alok mo. Diba? Kasi sa networking, mayroong produkto, iaalok mo, pupunta ka sa mga kaibigan mo, iaalok mo, diba? Masaya ka pag mayroon silang nabili sa'yo. Ngayon, syempre utang yun. Ngayon, ang problema sa'yo, pagdating sa singilan, hindi ka na marunong maningil. Yun ang problema sa mga networking, sa mga alok-alok na mga paninda. Kasi pagdating sa singilan, nawawala na sila, ikaw naman, nahihiya maningil. So sa sari-sari store, kahit maliit lang yung sari-sari store, mag-umpisa ka pa lang, nasa bintana ka pa lang, magsabit-sabit ka lang dyan ng mga paninda, ng mga pangangailangan na iyong community, may bibili sa'yo, may lalapit sa'yo, hindi mo na sila kailangan alukin. Diba?
Yun ang pagsari-sari store. Basta ilagay mo yung mga basic needs ng tao, maglagay ka ng mga load, sigarilyo at kung ano pa. Lalapitan ka ng mga tao, kusa silang bibili sa'yo. Kahit nga sarado ka, kakatuking ka. Diba? Susuko ka na lang sa mga tumirmo na pabalik-balik, lalo na mga bata. Diba? Yun ang kagandahan ng mayroong kang sari-sari store. Kasi hindi mo na kailangan mag-alok. Diba? Nasa bahay ka pa. Ikaw pa yung boss. Ikaw pa yung masusunod kung anong oras ka gigising, anong oras ka magbubukas. Hindi ka pa makikipagsapalaran sa traffic sa labas. Wala ka pang amo, diba? Na magagalit sa'yo kung nagkamali ka, iti-terminate ka. Wala. Kasi ikaw ang boss, amo, manager, ma'am, amo, manager. Diba? So ngayon, may tanong pa siya. Anong oras ka, madam, nagbubukas at nagsasara? So nagbubukas po ako, nag-a-alarm ako ng 6 a.m. Pero syempre, dahil ako nga ang may-ari, minsan tumatawad ako. Nagbubukas na ako ng 6:30 or 7 a.m. Depende po pag may pasok yung aking anak. Pag may pasok ang aking anak, 5:30 gising na ako. Ibig sabihin nun, kailangan bukas na rin yung aking store. Habang inaasikaso ko yung aking anak, bukas na yung tindahan. Sayang naman yung bibili. Pag nag-close naman ako po, ang pinakamatagal kong close, umaabot ako ng 11:30 ng gabi. Pinakamaaga 10 pag antot na talaga ako. Pero hanggat may nabili, bukas yan. Minsan sarado na ako pero may ilaw pa sa loob dahil alam nyo naman, after ng duty ko sa tindahan, duty ako sa loob, nakikita nila may ilaw pa, kakatok sila, pabili po. Diba? Yun ang kagandahan, mayroon kang sari-sari store. Diba? So ayun, ano pa yung kanyang tanong? Sabi niya, madam, mahirap po pa pala pag marami kayong nagmamanage na yung tindahan pag mayroon kang mga partner kasi dati din daw siyang may tindahan. So, tatlo silang nagmamanage. So, ayan na nga. So, mahirap talaga yan kasi tingnan nyo nga yung mga kamay natin. Magkakaiba yung kanilang haba. So, ang mga tao din ay magkakaiba. Magkakaiba ng gusto, ng pamamaraan, magkakaiba yung gusto, sundin. Diba? So, ang tips ko lang naman pa ganyan, dapat, kung ikaw ang may-ari ng iyong tindahan, ikaw ang masusunod. Kung mayroon ka naman mga partner, dapat kung mayroon silang gustong i-improve sa tindahan, idagdag sa tindahan, ikukonsulta mo na sa'yo. Dahil ikaw ang may-ari, so sila, partner mo lang sila, di ba? So, ayan. Kasi ano naman yan, nadadala naman yan sa mga magandang usapan. Di ba nga, sa mga malalaking company, may meeting-meeting nga yan, di ba? So, pag-meetingan nyo, pagsang-ayunan nyo, diba? Mas maganda kung mag-meet kayo halfway. Kasi syempre, hindi din naman magkakasundo-sundo lahat ng gusto, diba? At least, kahit papano, mag-meet kayo halfway. O sige, sa susunod, ganito gawin natin. O sa susunod, ako naman yung masusunod, diba? Pero mahirap din talaga pag tatlo kayo nagmamanage. Lalo na pag magkakamag-anak. Kasi diba, nag-aanohan dyan kung anong gusto. Tapos, mahirap. Basta, hindi ko pa kasi na-experience kasi yan. Kaya mahirap ipaliwanag. Pero para sa akin, kung ikaw yung may-ari ng isang tindahan, so ikaw ang masusunod. Kung sila, mga partner mo lang sila, maghingi ka ng advice sa kanila. Tapos kung okay naman sa'yo, para sa tindahan mo, sa tingin mo, ikaka-improve yun, wali, go ka. Pero kung sa tingin mo, hindi aayon sa gusto mo, diba? Mahirap kasi yun. Sang-ayunan din kung hindi naman labag sa kalooban mo. Diba? Kasi ako dito, si Sir Amo, wala yung pakialam kung anong gusto kong gawin sa tindahan mo. Pero, nagsisik din ako ng advice sa kanya. Inihingi ko rin yung advice niya kung ano yung ikakaganda ng aking tindahan. Diba? Kasi nga, partner kayo din eh. Success mo, success din ang lahat. Diba? Pero, dapat din, ikaw, aano mo rin kung anong gusto mo. Na ito ang gusto ko, ganyan. Hindi aayon ang gusto mo sa pamamaraan ko. Diba? Mag-meet kayo halfway. Yun naman ang importante sa buhay. Diba? As mag-meet kayo halfway, diba? Pangbigayan din kung ano ang mas nakakaganda pa sa iyong negosyo, sa iyong hanap buhay. So, ayan. Ano pa ba yung kanyang tanong? So, nagtatanong din siya about sa aking peer meet, no? Kung magkano daw ang aking babayaran dahil minimart to. So, hindi ko pa masasagot yan kasi next week ko pa asikasuhin. I-share ko din yan sa inyo, no? So, ayun, guys. So, ang maganda talaga pag mayroon kang sari-sari store kasi mayroon ka ng pagkakaabalahan, naaalagaan mo pa yung iyong mga anak, nagagawa mo pa yung mga gawain mo sa loob ng bahay na nandito pa lang, ikaw pa yung boss. Diba? Ikaw pa yung masusunod sa lahat ng gusto mo. Diba? Ayun lang naman din ang kagandahan ng sari-sari store. Kaya ngayon, 6 years na rin tong aking sari-sari store na talagang love na love ko. Mawala na lahat.
wag lang ang aking sari-sari store, no? At ang aking pamilya. Yun naman ang aking priority sa buhay ngayon, di ba? Kasi ito yung nagbibigay sa akin ng kasiyahan, happiness din, di ba? Pag nakikita mo yung store mo na lumalago, di ba? Sa iyong sipag at syaga, parang asarap sa pakiramdam, di ba? Parang feeling mo, I'm so proud of myself na napalaki ko yung aking tindahan na nag-umpisa lang din sa maliit. Kasi lahat naman yan, nag-umpisa lang sa maliit. Mas maganda kasi mag-umpisa ka sa maliit, tapos nakikita mo nag-grow ang iyong business nang dahil sa pinaghirapan mo. So ayun na lang muna guys, no? Ang dami ng yaw-yaw ni Esti, ang aga-agang yaw-yaw-yaw-yaw-yaw girl. So ayan na lang muna, shoutout muna sa inyong lahat. Ayan, maano na naman yung aking lalamunan. So medyo malamig kasi ang panahon, no? Ang sarap, may kayakap. So ayun, 'di ba? Nagiging ano na tayo ngayon, business advisor. Level up na ang aking mga viewers. Ang dami nilang mga comments sa akin. So kung hindi ko man kayo nare-replyan, sobrang busy lang, pero nababasa ko po, no? Hanggat kung may time ako, kung mayroong kayong gustong i-vlog ko, i-vlog ko 'yan. Pero hinay-hinay lang tayo, no? Mahaba-haba pa naman ang panahon, no? Nag-uumpisa pa lang ang taon, no? Sabi nga ng aking mamshi na si Teresa Bisaya, vlog for your viewers, not for the views, di ba? So ngayon, 2021, sige, mag-vlog tayo para sa ating mga viewers, sa mga kanilang mga tanong, mayroon kayong gustong i-vlog, mayroon kayong mga comment, hanggat kaya kong sagutin, kakayanin ko, di ba? Wag lang dun sa tripong, ano na, sasakit na yung aking brain cells, di ba? Yung mga kaya ko lang ipaliwanag, yung mga na-experience ko lang. Syempre, mahirap magpaliwanag, mahirap magtalitalinuhan kung hindi mo rin naman alam, di ba? Ayun na lang muna. Thank you for watching. Bye-bye. Mm-hmm.